Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na panatilihin pa rin ang pagsunod sa minimum public health standards upang maiwasan ang paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng nakamamatay na COVID-19. Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng Pangulo na mananatili pa rin ang pagsusuot ng face masks sa buong bansa hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Isa umanong kawalan ng bahala kung ipatitigil ang pagsusuot ng face masks at lubhang mahihirapan ang bansa kung sakaling muling magkaroon ng COVID-19 surge sa bansa. Sa pinakahuling tala, mayroong 273 na mga bagong kaso sa buong kapuluan na dumagdag sa 3,681,646 na kabuuan, habang nasa higit 27,000 dito ay mga active cases. Mababa ng 29% ang naitalang bagong COVID-19 cases sa nakalipas na araw kumpara sa mga nakaraang linggo. Inihayag ng Department of Health o DOH na mula March 28 hanggang April 3 ay mayroon lamang 272 ang daily average COVID-19 cases. Sa datos ng DOH, nasa kabuuang 1,906 ang new COVID-19 cases sa nakalipas na linggo. Wala ring nadagdag sa severe at critical infections na nanatili sa 707. Samantala, sa huling record ng DOH, nasa higit 66 million individuals ang fully vaccinated habang nasa 12.4 million ang nakatanggap ng booster shots. Nilinaw ng Philippine National Police o PNP na wala ng lugar ang nasa ilalim ng granular lockdown. Sa kabila nito, mahigpit ang paalala ng PNP na kailangang pa ring sumunod ang publiko sa ipinaiiral na minimum health protocols. Nagpaalala rin ang pulisya sa pagsusuot ng face masks at social distancing upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Tuloy ang paglalabas ng resulta ng 2021-2022 bar exams ngayong araw, April 12. Ang pagtitiyak ay ginawa ni Supreme Court Justice Marvick Leonen kasunod ng nangyaring sunog sa mataas na hukuman Martes ng umaga. Ayon kay Leonen, nakasecure ang data files at hindi naman naapektuhan ng sunog ang kanilang tanggapan. Alas 6 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa Judiciary Data Center Room sa ground floor ng Supreme Court Building at mabilis naman itong naapula. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.